Welcome back to my YouTube channel, mga katropa. So ngayon, may isa tayong trouble code na didetect, kung madidetect ba natin gamit ang ating scanner, mga katropa. So ito yung nakaraan na DT-50 Mazda Fighter, mga katropa, 2.5. Meron siyang problema sa ABS ngayon. Ito troubleshoot natin kung ano yung naging problema niya, kung kaya ng ating scanner pasukin yung ECU. So babasahin natin kung ano yung code, mga katropa. Meron siyang code sa ABS, nakailaw yung ABS indicator light. So yan, mga katropa, bago ang lahat, so maraming salamat sa subscriber, YouTubers at viewers ng aking channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video, mga katropa. Baka makatulong sa inyo or makakuha kayo ng idea sa aking mga sinishare na content, mga katropa. So yun nga, ito nga, may problema sa ABS. So ngayon, tignan natin kung kaya nating basahin ng ating scanner. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung trouble niya para alam nyo rin na may trouble. At papakita ko rin sa inyo kung paano natin gagamitan ng scanner. Sana makapasok yung ating scanner sa loob ng kanyang ECU. So pisahan na natin, mga katropa. So ito, mga katropa, yung kanyang trouble code. So ABS, nakailaw yung ABS niya. So yan yung ating aalamin kung bakit siya nakailaw. Tingnan natin kung alim sensor ba yung problema or module yung problema o kung ano man yung problema niya. Yan yung ating aalamin, mga katropa. I-share ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea, mga katropa. So syempre, gagamitan natin ng scanner, mga katropa, para malaman natin kung kakayanin ng scanner na pumasok sa system ng makina sa ECU. So malalaman natin yung trouble. Pero kung halimbawa naman hindi tayo makapasok sa kanyang system, so syempre gagamitan natin ng visual checking, mga katropa. Yan yung unang-una natin gagawin. Visual checking muna tayo para malaman natin kung alin yung problema niya. Halimbawa lang naman na hindi tayo makapasok sa ating scanner, mga katropa. Kundi makapasok yung scanner sa ating system. So yan, mga katropa, nakita nyo na meron siyang problema. So checkin natin. I-off ko muna, tapos i-on natin. Yan. Tsaka natin sasalangan ng scanner, mga katropa. So salangan na natin, mga katropa. Ipapakita ko sa inyo. So syempre, meron tayong lens, mga katropa. Yan. So ngayon, papakita ko sa inyo yung ating scanner. So tulak natin dito para mabukas yung ano. So ayan, ito yung ating scanner. So meron tayong siyempre yung ating monitor. Yan, tapos meron tayong extension. So ito yung Bluetooth 16 pin natin. So yan, kaya pwede natin gamitin sa mga ibang sasakyan kasi ito yung 16 pin, ito yung connect sa mga socket na yan. So ito BMW, ito Mercedes, tsaka yung mga ibang socket na pang may mga pangalan naman, mga katropa. Yan, Jelly 22, GM. So meron yan, mga pangalan, mga katropa. So Toyota A22, so Ford, yan meron din. So ito Chrysler. So Ssangyong, yan. So Toyota Ada 17. So ito Subaru. Ito Honda. Yan. Ito Kia. So ito Mazda. So ito yung gagamitin natin, lamang. Kasi hindi siya naka-direct ng 16 pin, mga katropa. So kaya gagamit tayo ng extension. So ito isasaksak natin, tapos i-connect natin 'to. Yan. Ito dito. Yan. Tapos ito lalagyan natin dito, yung Bluetooth natin. Yan. So tapos dito na, dito yung monitor natin. So ayan yung license ng ating launch certificate of product. Yan.
Meron tayong license mga tropa. So yan yung ating lunch. So yan. So ngayon sasalangan natin itong ating sasakyan mga katropa. Gagamitan nga natin ito. Ito yung pang Mazda. Tingnan natin kung makakapasok yung ating scanner. So, so ito yung diagnosis DLC niya mga katropa. So kakaiba nga yan. Oh. Hindi siya direct na 16 pin kagad na isasaksak natin. Gaya ng gaya nito to direct to sa 16 pin DLC. So ngayon gagamit tayo ng extension para maiano natin. So isasaksak muna natin to mga tropa dito. Yan, tapos itong extension nya yeah. So. So ayan, nakasaksak na siya mga katropa yung ating extension yan. So ngayon, siyempre sasaksak natin itong 16 pin sa 16 pin na socket. So, tatry lang natin kung makakapasok. So, umilaw naman siya. Pero nakailaw yung kulay pula. So, testingin natin mga katropa. So, gamitan natin ng kukonek natin yung Bluetooth dito sa ating monitor. Tingnan natin kung makakapasok. So yun, ABS nga yung problema niya. Nag-on na yung ating tablet. So yun, syempre, pipili tayo ng ano. Lunch Asian. Mazda tayo. Siyempre yan yung magiging ano yan. Medyo malabo lang. So continue. Confirm. Yata ko lang ba't nakapulas yun. Nakapulas siguro may kailangan pa rito na isa. Kaso wala na. Baka nasa isang branch. So titestingin lang natin kung ano siya, kung mababasa niya. So i-manually natin, manually check na lang natin vehicle select. So yan, so siyempre dito tayo sa B series, nandito yung fighter. Siyempre 2.5 mga katropa, yan, WL engine, yan, 2001. So processing siya. Processing yun. Tapos okay natin. Quick test natin. So lumalabas siya. Do not support any module for this vehicle. So yun, hindi siya makapasok mga katropa. So yung gagawin natin
So yun nga mga katropa, hindi tayo makapasok dahil yun nga oh, sabi rito yan, nakikita nyo, do not support any vehicle. So di ko lang alam kung bakit hindi tayo makapasok. So ngayon, siyempre may ABS siyang trouble. So gagawin natin mga katropa, i-visual checking na lang natin mga katropa, para malaman natin dun sa apat na gulong. I-checkin muna natin yung mga sensor kung meron bang wiring harness problem. Paso ngayon, hindi nga tayo makapasok. So ngayon, yun yung gagawin natin for first step natin, ay second step natin, kasi hindi tayo makapasok dito sa ano. So ang gagawin natin, ubutin muna natin yan, tapos ibalik natin dito. So babalik muna mga tropa, power off. So ayun, hindi natin na-check ng ating scanner mga katropa yung sa, hindi natin nabasa kung anong problema niya. So yung gagawin natin ngayon, chichikin na lang natin ng visual checking mga katropa. So buong ito nga, ulitin ko, ito yung ating scanner. So isang set yan mga katropa. So dito parang may kulang. So ngayon ko lang kasi binuksan ito. So usually kasi ginagamit ko 16 pin. Yan, usually 16 pin. So yan yung ating launch set. Ayan. Ang Mercedes, BMW at yung mga iba pang car. Ayan, nandyan. So ito yung ating certificate. Meron siyang certificate mga katropa. Ayan. So na-update siya mga katropa. So ngayon, yung gagawin natin, ito nga, hindi natin nabasa ngayon. Chichikin natin, ipapakita ko sa inyo tropa. So umpisa natin dito sa likod. Visual checking lang tayo para ma-checkin lang natin yung socket to ano. Ayan, kung mapapansin niyo yung mga socket na yan, titingnan niyo lang yung babaybayin niyo lang yung socket ng yung wire ng mga ABS. Makikita niyo naman din kung mayroong problema yung ABS socket. Ayan. Alam niyo yung mga titingnan diyan mga katropa. So ngayon dito tayo sa harapan mga katropa. Sa likod okay na yung kanina sa likod. So ayan. Ayun. Medyo madilim. Ayun. Tingnan lang natin yung wiring, yung cable niya papunta rin sa ano. So para meron ako napansin dito mga katropa. So ito. Ayan, putol mga katropa. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, kung makikita nyo yung putol na yan mga katropa. Sana ba? Yan. Malabo. Yan. Yan mga katropa, yan oh, putol oh. So yan yung ABS sa harap kanan mga katropa. Putol siya. So yun yung isa sa problema niya, yung ABS dito sa kanan, putol yung wire. So yung gagawin natin, tikin muna natin sa kabila. Kabila ay, so ito yung sa kabila oh, ito yung sa kabila. So okay siya, pupunta ron sa ABS sensor. So yan, ibig sabihin okay ito yan. So hanggang dun yung putol niya, hanggang dun sa merong ano na yun, yung merong dugtungan na yun, wala yun dito. Yan yung sa kanan, kaya nakailaw yung ABS sensor. So yun mga katropa, na visual checking na nga natin yung ating ABS sensor sa apat na gulong. So may problema yung sa kanan, putol yung sa kanan. So yung gagawin natin, re-request muna natin ng ABS sensor ng bago. So pag naman yun yung problema talaga, so kita naman natin problema na yun mga katropa. Siyempre pag pinalitan natin yun ng bago, automatic mawawala na yung ABS, hindi mo na kailangan i-delete, mawawala na yung ABS sa cluster panel na sign. So ganun muna yung gagawin natin, kasi o order pa, hindi natin mapapalitan ngayon.
di natin madudugtong ang haba ng naputol niya. Hindi ko lang alam kung bakit, mga katropa. So siguro naman naapektuhan or nagkaroon ng accident dati, hindi nila pinansin. So yun, mga ganong senaryo yung mga ano dyan, or kinain ng daga o kinatkat ng aso, hindi natin alam, mga katropa. So yun, yung gagawin natin, perikwesan nga muna, tapos kabit, tapos kung yun yung problema, mawawala na yung sa ABS. Di na natin kailangan i-delete pa. So ngayon, mga katropa, ngayon papakita ulit sa inyo yung ating scanner. Yun lang, yun nga lang, hindi nakapasok yung ating scanner. Siguro may problema sa system yung unit. Pero ito naman laging ginagamit, okay naman siya, mga katropa. So yan, ito yung ating scanner. So yan, lahat ng socket meron tayo. So meron tayong Bluetooth connector, 16 pin yan. So usually ginagamit ko ito lang, saka ito lang. Yan. So pagka 16 pin lahat ng DLC nya. So ito kasi yung mga ibang DLC na ano, meron tayo sa Mercedes, BMW, mga Toyota, Subaru, lahat ng sasakyan, mga tropa, nandito sa socket. Saka ito yung extension cable nya, punta rito sa ating Bluetooth connection. So nakita nyo naman kanina, sinaksakan natin ng extension, nag-connect naman siya. Kaya lang, yun nga, nakapula rito. Pag nakapula rito, ibig sabihin, warning yung parang hindi siya connect. So usually pag ginagamit ko to, ito lang kulay blue na kailaw. So yun, ito yung ating scanner, mga katropa. Ganun lang gumamit, simpleng paggamit ng lens. Kahit anong scanner, simple lang naman, basta upgraded yung scanner nyo, wala kayong problema. Pag hindi nababasa ng scanner nyo yung system ng unit ng sasakyan, ibig sabihin may problema yung scanner nyo, hindi sila compatible, mga katropa. So ngayon maghahanap kayo ng compatible ng unit. So ito, hindi natin hanapan, na visual checking na natin, nakita na natin yung problema. So kailangan mo nang palitan yung ating ABS sensor, mga katropa, para mawala na yung ABS signal. So kasi nga, sabi ko nga sa inyo, i-trade in. So yun, mga katropa, yung ating scanner yan, lunch. Kung ganito yung lunch nyo, kumpleto, set, magandang gamitin, katropa. Upgradeable yung ating lunch. Meron siyang license. Ayan, kita nyo naman. So yun, mga katropa, na-share ko na sa inyo kung paano gamitin, at pinakita ko na rin sa inyo, sinyo ko na rin sa inyo yung ginagamit kong OBD module natin. Ayan, ating scanner lunch. So nakikita nyo naman yung ginagamit ko sa Mazda, yung BCM2, nasa video naman minsan ginagamit ko, nakikita nyo. So yun, yung dalawa lang ginagamit ko, kahit anong sasakyan pumasok, ito yung ginagamit ko, yung mga BMW, Mercedes, kung ano-anong sasakyan, Hyundai, pwede rin, Honda, lahat ng sasakyan nandito, mga katropa, may mga sakit yan. So yun, mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea. Recommendation, lunch. Medyo mahal nga lang, mga katropa, pagka set. Ayan, pag may tatak. Siyempre, marami na naglalabasan ngayon na ano kasi na lunch, na kumbaga hindi siya original talaga na ano. Pwedeng gamitin, pero hindi siya yung talagang original na lunch. Yeah. So, lunch, may license, pwede niyong bilhin, mga katropa. So, ayan, mga katropa. So, yun, mga katropa, maraming salamat. Sana nakakuha na kayo ng konting idea lang naman, mga katropa, sa about sa ABS. Yun lang, hindi nakapasok yung ating scanner, pero pinakita ko sa inyo yung ating scanner na ginagamit para magkaroon lang kayo ng idea. So yun ang problema niya, ABS. So o-orderan ko muna para ma-solve yung problema ng ABS niya. Yun lang naman yun, yung putol na ABS sa kanan, mga katropa. So solve na yung problema niyan. So yan, maraming salamat nga pala sa subscriber, YouTuber, viewers ng aking channel. Maraming salamat sa inyo, mga katropa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga video, mga katropa. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, see you my next video, mga katropa.